Ayun. Hi guys, good day ulit sa inyo. Topic natin ngayon is all about po sa mga dividend stocks. Ngayon, so pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks, si Apollo, si Dito, medyo gumaganda yung dalaw. So, napakalaga po na magbasa tayo ng libro about sa stocks. Trading man or investing, kasi yun po yung magiging fundamentals natin. So, every weekends, may bago tayong indicators na dinidiscuss dito sa ating trading vlogs. So, pag-usapan nga po natin kung anong meron dito sa gain natin na 29,000 pesos kay Metro Pacific Investments. Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 8, 2021 at galawang penny stocks tayo ngayon guys. So, congrats dun sa mga nagbantay dun sa ating mga penny stocks. Nagkaroon na kasi ng konting shift mula dun sa ating mga blue chips papunta po sa ating mga penny stocks. So, nakita nyo naman, puro winner po sila for the day naman. So, anyway, yung ating blue chips index is winner din tayo. So, bumalik tayo sa 6,809.72 level. So, may indication na bullish pa rin yung market natin. Kasi parang confirm, meron na tayong additional na second flag formation. So, ito yung ating unang flag. Second flag yung nangyari kanina kasi may confirmation tayo ng green candle and then medyo mataas yung low natin as compared yesterday naman. Pero yung mga winners, dito po sa ating trending stocks, si Sina Ever, so walang abang forever. Si LRW natin, si Apo, so puro umakyat po sila. Si ASN, so medyo nanghina after ng parang breakout niya last time. GMA7, so epekto ba to ni ano, Papa Piolo. Si CLI, and then si MG, and then yung ating PSCI index naman. So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, huwag mo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer. So sabi ko sa inyo guys, ginagawa po natin to as a personal study lang dito sa ating market. Gamit nga po yung tinatawag natin na technical analysis. So yung decision pag buy, pag sell or pag hold po ng mga stocks, depende po sa inyo yan ha. So kayo po yung pipili. And then kaya natin sinasabi naman to kasi merong risk po na involved dito sa ating market. Minsan kasi nakakamali tayong decision or minsan hindi mo mapigilan, baka merong mga susunod na Abra mining dyan. So baka maipit kasi yung capital natin. So be mindful, aralin po natin yung stocks na binibili natin, meron ba siyang fundamentals. Kasi baka bili tayo ng bili and then suddenly mag-drop yung prices, saka tayo maghanap ng reason kung bakit naman siya bumabagsak naman. Kaya maigi, pag-aral mo po bago mapasukin yung isang stocks naman natin. Okay? So as usual guys, dun sa mga bago, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. And then pasadaan mo po yung ating mga daily vlogs naman sa kanya. So patuloy na umarangkada yung ating mga blue chips. So baka makatulong sa'yo yung review naman natin sa kanya last Sunday naman. So meron tayong upload dito. So halos araw-araw meron po tayong upload. And then yung ating company reviews, profit or losses section, sabi ko sa inyo guys, sample lang naman to. So ang tignan mo na lang yung mga strategy na ginagamit natin pag nagkakaroon tayo ng gain sa kanya, baka makatulong sa'yo. And then yung ating mga basic indicator, so yan lang naman ginagamit natin. Wala nang special na indicator, so aralin mo na maigi kung paano po sila gamitin naman. And then yung ating mga fundamentals, so risk management pa rin guys, especially kung medyo doon ka pumupunta doon sa mga high flyers natin. So nakita natin, malakas yung profit na naman ni Ever natin, pero kung medyo hindi ka napakat sa kanya, baka andun ka sa taas ngayon na nag-aantay ng kanyang continuation ng rally. And then sabi ko sa inyo guys, so follow mo lang ako dito sa ating crypto channel. So kahit hindi na tayo nakakapag-vlog sa kanya, sinusubaybayan pa rin natin yung ating crypto. So ngayon, papagsak si Bitcoin, talagang confirm, medyo malakas yung buhos. For the day, nag-loss siya ng negative 9% yata yon, mamaya silipin natin. So anyway guys, pag nagkaroon tayo ng time, mag-upload tayo dito sa ating crypto channel. So follow mo na lang ako dyan. And then yung ating mga social media, so dito sa ating Facebook account, so follow mo ako guys. So dito may mga sentiment tayo pag nakaka-monitor tayo ng market. And then dito din po sa ating Palabi Trader na Facebook page naman. So tingin tayo ng konti dito sa ating Twitter account. So marami tayong na-retweet kanina. So mga good news yung nakita natin guys. Kaya tingin ko magkakaroon ng continuation rally either sa penny stocks, mid caps, or dito sa ating mga blue chips. So sabi ni Secretary Cardito Galvez,
Mukhang ini-study na rin yung pagkakaroon po ng vaccination sa ating mga kabataan. So yung mga 3 to 17 years old, di ba? Last time pinupush yung ating mga teenagers, yung mga young generations natin doon sa Pfizer, di ba? So meron silang vaccine para sa mga bata. And then ngayon kasi, di ba, nagkakaroon na tayo ng vaccination sa A4 categories. So yung mga private workers natin, yung mga edad 40 pataas. So sila na po yung mga priority ngayon. So mostly yung ating mga workers yung sinasama. So good news yan, guys. So sinasabi sa mga news, pag nabakunahan sila, makapag-open ng mas malaking capacity yung ating mga businesses. So talagang maganda yung prospect po ng ating market sa ngayon. And then ito pa, isang bonus. Ewan natin kung medyo may na-delay sa recording, pero mababa po siya, 4,777 po yung ating case. So maganda po ito. Ibig sabihin, bumababa. So hopefully hindi recording issue lang to. Pero kung totoo to, guys, very very good news na naman para magpatuloy yung continuation ng ating rally naman sa kanya. DNL, mukhang meron siyang fixed rate bonds. So mag-i-issue siya or magsi-sell. Yung mga nagtatanong sa akin, ano ba itong mga bonds na nire-release ng mga companies? Good ba siya or hindi? So depende naman kung saan niya gagamitin. Pero ang pinaka-idea nito, so nanghihiram siya ng pera sa ating investing public naman or sa mga banks kung kanino niya i-release yung ating mga banks. So yun po yung gamit ng ating mga bonds na nire-release ng ating government. And then si CLI has sold 96%. So dalawa pala yung news niya, yung kanyang dividends payment date meron na, dati kasi to be announced. So mamaya basahin natin kung ano yung nakalagay. And then ito, may bago siyang project, 96%, 38 story tower in the central province of Cebu. So talagang nag-i-expand naman talaga itong si Cebu Landmaster naman natin. So meron ding project si President Ramon Ang to build a new hospital at its Bulacan Aerotropolis. So, di ba, magtatayo siya ng ano doon, ng airport natin. So, hindi pa rin napapansin masyado yung mga projects ni SMC kasi nga medyo affected pa rin ng pandemic, di ba? Pero once medyo mag-subside na, medyo gumanda yung economy, magiging good catalyst po yung ano, yung ating airport naman sa kanya. So, hopefully, makatulong yan sa sentiment ng ating market sa kanya. And then si ICT, so all-time high, Wilcon, all-time high. So, start na ng ano, parang start na ng bull run ulit ng market natin. Ayan. So, yun po yung mga nakita natin sa ating Twitter. At then, sabi ko sa inyo, guys, as of this time, June 8, bukas pa naman yung ating Patreon. So, tingnan mo na lang. Kung gusto mong magkaroon ng trading community, yung tutulong sa'yo or kasama natin mag-trade dito sa market, meron po akong ginawa yung ating Patreon channel naman. So, bisitahin mo na lang to. Tingnan mo kung anong levels yung gusto mo. So, depende yan, anong kategory siya. Kung gusto mong mag-aral, meron din. Meron din tayong mga section na nilaan sa kanya. So, sana makatulong ako sa inyo during this time na pabalik na yung market natin. And then, sana masakyan natin yung mga stocks na magaganda po yung mga galawa naman sa kanya. So, check mo na lang itong ating Patreon account naman. Okay, so ting tayo dito sa ating To Trade Asia habang ongoing yung ating promo sa kanya. So, in the coming few days, ilalagay ko din yung ating bagong video kay To Trade Asia natin, yung kanyang bagong promo. Meron siyang promo, extended yung ano natin, yung ating yung paglilipat ng stocks, di ba? At least 5 stocks until June 30. Plus meron siyang trading competition. Ayan. So makita niyo sa kanilang page kung bibisitahin niyo siya. So gagawin ko siya ng video din. So pwede sumali din tayo kasi ang minimum na requirement naman dito sa kanyang ano, refresh ko lang. Dito sa ating trading competition is meron kang budget na 100k sa iyong BP. Pag meron kang ano, account na To Trade Asia. So, alam ko, To Trade Asia or To Trade Asia Prime. So, pwede ko pang sumali and then meron siyang mga cash prices naman. So, anyway, balak din natin sumali dyan. So, actually, healthy competition naman siya. So, kung sino yung pinakamataas yung percent gain, siya po yung magkakaroon ng cash price naman. Ayan. So, antay mo na lang yung vlog natin with regards naman doon. So, tingin tayo dito sa ating ano, performance for the day. So makita mo naman yung pinaka-summary ng mga charts, finance, industrial holdings, properties, si mining lang yung medyo bumagsak. So lahat po is
nag-gain. So umakyat po yung ating index ng positive 0.68% and then medyo bumalik na. Yung ating trading value is umabot ng 4.99 billion. So yan na talaga yung pinakamababa natin or pinaka-average natin as of this time naman. And then makita mo, net foreign buying is nandiyan pa rin sila guys. So nanonood lang sila kung ano yung magiging reaction ng market kasi billion-billion naman na yung pumasok. So meron tayong net foreign buying na 23 million. And then napansin ko lang, yung mga lumipad natin na penny stocks ngayon, meron siyang karga ng mga net foreign buying. So mostly, naglalaro din ng mga penny stocks yung ating mga foreigners. So yung ating mga gainers is madami dito sa ating mga blue chips. Ito si ICT. Nagkaroon nga po siya ng all-time high. Si Ali, ganda din yun ang kanyang mga charts. Si JT Cup, nag-recover na. So marami po sa kanila. And then yung ibang medyo nag-drop, hindi rin naman ganun kalaki yung drop nila. So normal na correction lang. And then kokonti lang sila, di ba? So majority ng traders natin is local pa rin. And then kahapon, parang ganito din nangyari sa kanya, di ba? And then si foreigner is parang nasa sidelines lang siya kasi 39%. Pero nandiyan naman sila, nakapondo sila guys. So nag-aantay lang tamang timing yung ating mga foreigners para bilhin siguro pag medyo nainip ka dun sa ating mga blue chip na stocks. Pero tingin ko personally, maganda po yung, ano, yung ating environment sa trading. Tingin tayo dito sa ating chart. Gumaganda kasi parang flag formation ulit yung binuo. Hindi pa siya confirm na final flag formation kasi mako-confirm siya pag meron ng malaking candle ulit. So pero parang parehas yung ginawa niya dito sa area na to, dito sa area na natin na to bago siya nag-break dito sa psychological resistance natin na 6,700. So very good yung position niya para for this week. I-try natin na basagin yung ating 6,900 level naman. So tingnan mo, nag-glide yung ano, yung indicators natin dito sa ating MA9 naman. So nasa malapit pa rin sa overbought signal yung ating RSI. Very good yan guys kasi merong momentum yung ibang stocks. Yun nga, napunta dun sa ating mga penny stocks. And then medyo huminto ng konti yung pag-curdom ng ating MACD sa kanya. So anyway, bullish pa rin naman tayo overall dito sa ating market. Kahit na sabi ko sa inyo, mag-retouch tayo dito sa 6,700 na support level naman natin. Okay lang yan kasi andyan yung mga foreigners. So hanggat hindi sila umalis, so mang-shake out lang na mang-shake out yung ating mga foreign investors naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating mga COVID cases. So maganda yung kanina, di ba? So ito yung ating tali sa kanya. So makita mo medyo nagka-curve down na yung ano, yung 7-day average natin sa cases. So kahapon 6,500, ito yung sinabi natin. And then makita mo overall chart, parang yung nangyari dito last time. So nag-drop siya, nagkaroon ng konting spike, and then nagtuloy na mag-recover na siya. So ganun din, parang ganun din ginagawa niya. Nagkakaroon tayo ng mga spike after ng sudden drop ng ating COVID cases. So yung mga medyo pasaway siguro to na napapanood natin sa TV. And then ngayon is 4,700. Hopefully, baka meron nga lang delay sa ano na, sa pagbabalita. Pero anyway, good news pa rin. So most likely nasa 6,000 level yung ating 7-day average up to this date naman. So very good, di ba? Pabagsak pa rin yung ating COVID cases. And then marami tayong mga good news. Ganun pa rin naman yung nababasa natin. Opening up PH economy is good, says BSP after approval of economic chacha. Ito yung sinasabi natin guys, madalas yung ating foreign investment. Ito yung isa sa magandang provision. Sabi nga nila, yung restriction na 40% lang yung pwedeng hawakan ng isang foreigner dun sa ating mga company, pwedeng magkaroon ng open up. So pwede ina-allow siya 100%. So depende yan kung ma-aprobahan dun sa ating Senate, which is sabi natin is by around naman po ng August natin malalaman niya. So medyo maganda ito guys yung mga nababasa natin sa kanya plus yung mga vaccination rollouts. Di ba sabi ko nga sa inyo kahapon, yung ating doon nga sa bandang Cebu, di ba, inaallow na yung ano, yung air flights. And then sa yung ating yung sinabi ni President Duterte, yung vaccination po ng ating workers. So nag-umpisa na po sila. So maganda po 'yan. At very good sign po sa ating mga stocks naman. Okay, so tingin tayo sa ating cryptocurrency. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Medyo drop sila. So makita mo, si Bitcoin, alalaki ng drop dito. So careful lang guys pag pumapasok kayo sa mga Bitcoin. Pungkang maganda ngayon is shorting kasi hindi umakyat yung ating mga cryptocurrency bagos. Bumababa at bumababa po yung kanilang mga prices. So sentiment driven kasi hanggang sa ngayon yung ating mga Bitcoins. So hopefully makarecover siya in the coming few days. Pero ngayon, talaga naman very bearish po lahat ng ating cryptocurrency. Makita mo, puro red po yung nakita naman natin
sa kanya. Okay? So, tingin tayo dito sa US market. So, refresh ko lang. Mukhang okay naman sa US market, no? So, okay naman siya. Kahapon, si Nasdaq nag-green siya. So, ngayon, parang magko-correct pa rin siya, no? Pero hindi naman ganun kalaki yung binagsak niya kahapon. And then, sa Europe is okay. Pero parang magda-drop siya ngayon. Eto, medyo mapula-pula dito sa, ano, sa bandang Asia. So, maswerte yung market natin kasi nag-gain po siya ng 0.6%. Pero yun nga, majority ng mga gainers natin is yung ating mga penny stocks naman. So, medyo madugo dito sa ASEAN market. Pero hindi naman din yung ano, alarming natin sa kanya. Ayan. So, medyo red po yung ating ASEAN market naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating mga trending stocks. So, congrats dun sa ating mga nag-aabang sa ating mga penny stocks. So, etong si Ever natin talagang ano eh. Grabe yung inakyat niya kanina. So, umabot na naman siya ng 40% kanina, yung pinaka-peak po niya. So, akala ko, principal's office na naman itong si Ever natin. So, galing ng ginalaw niya, oh, more than 47%. Pero, very unusual na kasi yung up. So, very, very prone po sa profit taking. So, mantakin mo, halos more than 100% in just 3 days. And then, wala naman tayong nabalitaan na news kay Ever Godesco. Pati yung mga may-ari, sabi naman, hindi nila alam kung bakit umaakyat yung price action ni Ever natin. So, mostly, pinitik siya ng ating mga traders. Alam ko, may net foreign buying yata itong si Ever natin. Tingnan natin ha. Baka merong pumipitik mga foreigner sa kanya. Tingnan natin yung net foreign buying niya. Okay. Ayan, so nag-close siya, green pa rin naman, 17.24%, kaya lang medyo alarming yung candle natin sa kanya. Ayan o, medyo lumabas yung foreigners, negative 3.7 million. So ang mga pumitik sa kanya is si Cole saka si Timson. Si Cole saka si Timson lang yung ano, no, nagpagalaw ng kanyang price action. Meron tayong konting foreigner, pero yun nga, majority sa kanila is sellers kasi negative 3.7 million. So, tingnan natin yung price action ni Ever. So, congrats dun sa mga nag-gain. Pero sabi nga nila, it's a zero-sum game. So, kung meron mga nag-gain, most likely meron din mga naipit dito sa bandang taas. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, kung medyo pumapasok kayo sa mga ganitong stocks, be ready lang po sa mga galawan po nila. So, medyo may default tong, ano, tong chart natin. Pumupunta dito sa bandang kaliwa. Anyway, nag-start siya magkaroon ng profit taking by around 12. So, akalay mo ba naman eh. Umakyat pa siya, di ba? So, around 11:50. Nag-rally siya for ilang minutes. Naka 5 minutes chart tayo, so around 20 minutes. Umakyat pa siya ng 25%. So, akala ko nga din, magsisiling po itong si Ever natin. Pero, sabi nga nila, baka masyadong mataas naman na itong si Ever natin. So, ang ibabalik ko sa kanya dito sa charting natin, kasi hindi pwede yung mga trend lines natin sa kanya, kasi masyado siyang parabolic, is yung ating trend-based Fibonacci na lang, para hindi tayo titingin sa bandang kaliwa. So, makita mo, na-break niya yung pinag-usapan natin kahapon dito sa 0.34. And then, 39 niyang pumunta dito sa 0.47. So, nagkaroon pa nga siya ng feeling dagap eh. Pero anyway, sobrang taas na talaga. So, very, very prone sa profit taking. Ngayon, yung ating high na 0.34, yan yung pinaka-resistance. And then, tingin ko baka mag-retest siya dito sa 0.26. So, pwede rin naman guys, pwede naman siyang tumuloy. So, depende sa gustong gawin ng ating mga nakapondo sa kanya, yung mga kumita last time, kung pipitikin siya ulit, pwede siyang i-retest dito sa 0.42 kung maganda yung galaw niya. Pero normally pag ganito, kasi ang buhay, sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng mga penny stocks natin is 1 to 3 days lang siya kung wala namang masyadong catalyst. Siyempre, alam mo naman, wala namang reason para umakyat, magpa-profit at magpa-profit taking yung mga kasama natin. So, anyway, yun yung pinapakita ng Fibonacci natin dito sa 0.34. Kung medyo umakyat pa siya bukas, then good yan para yung mga nandito sa taas na naipit is makapag-trim sila ng mga losses. Kasi malakas din yan, no? Umabot siya ng halos 20% na drop. So, malaki na rin yan. Kung medyo hindi mabilis yung pagpindot mo during the time na akala mo magsisiling ulit itong si Ever natin. Anyway, nag-warning naman na tayo kahapon. So, talagang ganyan po yung galawan ng ating mga penny stock. So, okay pa rin naman. Yung ating RSI, actually, ang sinasabi ng RSI is 83. Actually, normal po ito sa RSI. Yun nga lang kasi 100%. So, baka mag-retest tayo dito sa may gap area or dito sa 0.26. So, kung medyo optimistic ka, then pwede mong gawing guide yung ating gap area sa kanya kung saan ka magkakaroon ng stop loss naman. Kung halimbawa, nakabili ka sa closing and then nag-expect, baka naman meron pa nga talaga siyang pitik for tomorrow's trading naman. Pero medyo worrying na
yung mga gantong galawan kasi wala naman tayong mabasa na catalyst sa pagtaas po ng kanilang mga price action. Anyway, always manage po yung risk kung papasok ka sa kanya. Syempre, mataas yung ano, yung reward pag maganda yung galaw, mataas din yung risk pag nagbago po yung shift ng direction ng ating market. So medyo bearish ako sa kanya kaya nilalagay ko sa 0.34. Kung medyo optimistic ka dito sa half body ng ating candle, pwede mo yung gawin. Sukatin natin para makita natin yung 50% level natin is nandito sa 0.36. So, bigyan natin siya ng konting allowance, half body ng ating candle, para makita natin kung gagalaw ba siya or hindi. Baka naman kasi meron pa din siyang pitik na konti kasi nandiyan pa rin naman karamihan kasi maganda po yung kanyang price action naman. Okay po. So, ganyan lang muna. Tingin natin sa kanya. Pwede ba ako mag-wait dito? Ayun, sakto yung ano niya, yung ating area kung saan siya nagkaroon ng support level naman. Ayan. So, pwede mo rin gawing guide yung linya natin sa kanya. So, super bullish yung ating MACD. Anyway, congrats pa rin kasi yung mga nakasakay kahapon is nag-gain pa rin na malaki. Hopefully, hindi ka dito sa bandang taas na kabili kay Ever naman natin. Okay? So, yung isa sa mga sumunod na nag-gain, so, pinitik na lahat ng ating penny stocks. So, ito pong si LRW. So, ganda pa lang ng setup niya for the past 3 days. Makita mo, nag-glide lang siya. Meron siyang gap up. And then, nung nakasilip yung sentiment ng market natin, so, syempre, nagpunta na yung ating mga traders dito sa ating mga penny stocks. So, maganda yung galaw niya. Nagkaroon din siya ng profit taking pala, no? Ilang percent yung drop niya? 10%. So, medyo malaki na rin, no? Hopefully, bisitahin ulit yan ni LRW. Hanapin natin yung support. Mag-base na lang ako sa price action. Madali namang makita. So, pwedeng dito sa half body or pwede ba? Bandang half body ng ating candle, no? Or dito. So, pwede rin sa half body ng candle. So, meron tayong support dito last time sa area nito kasi may mga gap dito yung mga body ng ating candle naman. So, pwede nating support 1.94 and then immediately ito yung titignan mo na resistance. Kung gusto mo ng guide kung saan siya pwedeng magkaroon ng support na medyo malakas is dito sa ascending trend line. So, wala pa naman siya sa overbought signal. Hopefully, meron siyang continuation tomorrow. So, isa ito sa mga nilalaro guys pag ano ha, nagkakaroon tayo ng mga spike ng ating mga penny stock. So, alam mo naman, wala din naman catalyst itong si LRW. So, mostly is price action movement. Congrats po yung mga naka-ipon sa kanya dito sa area na to. So, wala kang mapapansin last time kasi yung volume maliit. Pero ngayon is nandyan po karamihan ng ating mga traders naman sa kanya. So, maganda rin yung kanyang MACD formation. So, during this time, ang pwede mo lang gawin sa kanya, mag-base ka na lang sa support saka resistance kung saan mo siya mahanap. Kasi yung galawan natin is galawang parabolic. So, kumbaga, wala siyang masyadong technical na reference. So, kung technical kasi, dapat ang nandito siya, di ba? Iko-clone ko lang. Meron lang siyang trading channel kung normal na movement. Pero since nag-spike siya, so lumabas yung ating price action doon sa ating trading channel. So yung mga parabolic na style po na galawan ng ating mga trades. So ngayon, tingnan natin yung kanyang performance. LRW, so nag-gain siya 17.88%, lalaki, no? Samantalang yung mga blue chips natin, hirap na hirap sa 1%. So ang nagtulak sa kanya is si Call, saka si First Metrosec, and then yung pinaka-sellers natin for the day is si na Timson at saka si call naman natin. Ayan. So, medyo mas maganda ng konti as compared kay Ever kasi first day pa lang naman ang breakout nitong si LRW naman natin. So, meron din siyang net foreign buying. Nakita ko kanina. Wala siyang nakalagay dito. No? So, anyway, dun sa isang chart ko yata nakita yung ating net foreign buying. Anyway, ganyan. Bullish pa rin naman tayo kay LRW. So, next po natin sa mga pinitik na stocks. Laki ng kandila ni Apo. No? Grabe sa lalaki ng mga kandila ng mga stocks natin. So, tingnan natin ilang percent itong si Apo natin. So, laki oh. Winner of the day, itong si Apo natin. So, nag-gain po siya is 26.74%. Ito, meron siya net foreign. So, naglaro yung ating mga foreigners. Meron siya net foreign buying na 10 million. So, kaya-kaya niya itulak yan. So, ang ating pinaka-main seller sa buyer is si Call. Siya yung gumalaw. Pero may pakonti-konti ito si FMS. So, meron nagtulak po na ano, foreigner po dito kay call na kay Apo natin.
So actually, kung earnings lang usapan, maganda po yung earnings nitong si Apo natin as compared dun sa ibang mga mining sectors natin, di ba? Or holdings company natin na mga penny stocks or yung mabababa yung presyo. So maganda kasi yung setup niya, and then napunta nga yung sentiment natin dito sa mga penny stocks. So gagawin kong support is half body, sakto dito sa mga kandila natin. And then yung immediate resistance is halos nag-fill the gap. Pero nandiyan na siya, so ang next resistance ko is yung gap area natin. Kung medyo bullish ka dito sa taas ng gap, 1.3, or dito sa around 1.32 or 1.3. So depende sa tingin mo sa kanya, pero ilalagay ko na dito sa 1.28 kasi maganda rin yung setup nitong si Apo natin. Ayan, so nag-overbought kagad siya pero nasa 79 level pa naman yung RSI, so pwede pa. Pwede pang itulak kung meron magtutulak bukas. Ganyan din naman yung DNA niya. Pag nagkaroon siya ng mga magandang spike is meron siyang continuation. So gaya ni sabi ko sa inyo, 1 to 3 days yung rally ng mga ganito na stocks naman natin. So umakyat siya ng walang reason, sumabay sa sentiment ng ating mga penny stocks. Pero kung sabi ko nga sa inyo guys, kung hanapin mo yung fundamental, so tingnan mo na lang yung earnings nitong si Apo natin. Nakita ko kanina, okay naman siya. So alam ko 300% yung gain niya for the first quarter ng 2021. So i-double check mo na lang po. Anyway, ganyan lang nakikita ko sa kanya. So support saka resistance lang muna kasi hindi mag-work, sabi ko sa inyo, yung ating mga trend lines. Or pwede rin, pwede kang magkaroon ng guide dito sa area na to. Ayan o, dito siya nagkaroon ng halos resistance dito sa area na to. So hopefully mabasag niya para tingnan natin kung kaya niyang i-revisit yung around 1.28 na price action naman natin sa kanya. Okay, so maganda yung ating MACD. Anyway, bullish naman to bago siya bago siya magkaroon ng spike kasi yung ating price action is nag-glide dito sa ating moving averages naman. Okay po. So congrats Apo holders. ASN. So kung kailan bullish tayo sa kanya, no? Saka naman ayaw gumalaw nito si ASN natin. So resistance ulit yung 7.8. Nagkakaroon po tayo ng retest dito sa support. So gaya ng sabi ko sa inyo kapon kasi medyo bad yung candle natin. Magre-retest tayo dito sa MA9. Anyway, uptrend pa rin naman. Yung nakita natin sa kanya. Yun nga lang, meron tayong pullback sa kanya. So hopefully, kung mag-pullback siya, mag-retest lang dito sa around 7.5. And then saka ulit natin makita kung magtutuloy yung rally po nitong si ASN naman natin. So ngayon, okay pa naman yung RSI. So tingnan natin, ha, wag lang tumagos dito sa dinodrawing natin sa kanya, and then yung MACD. Hopefully, hindi magkaroon ng closing yung blue line sa ilalim naman ng ating red line. So wala din ako makitang catalyst na bago, maliban dun sa blue chip na madalas kong sabihin sa inyo, naka-dedate itong si ASN. So tingnan natin, malay mo nga naman, di ba? So nag-loss po siya, negative 2.44%. Binubuhusan siya ng foreigners . So for the past 2 days, nagbubuhos si foreigner. Ngayon, negative 8.5 million. And then ang buyer lang naman natin is si Call, saka si CitySec. So majority is local, so hindi po niya kakayanin yan. So ang foreigner natin na nabubuo sa kanya is ito pong si SB Equities kasi yung foreign volume niya is nasa 88% naman. So ayaw pang pataasin si ASN natin. Ayan. So tingnan mo na lang na kung hindi mo siya masyadong maintindihan yung galaw, mag-base ka na lang po sa mga price action. So lumalabas parang triple top yung current location nitong si ASN. Indication na medyo bearish yung mga triple tops, double tops, di ba? Pero magbe-base na lang muna ako dito sa ascending triangle na nakikita ko naman sa kanya. And then si GMA7. So wala akong makita news kay GMA7. Bakit patuloy siyang umakyat hanggang sa ngayon? So makita mo naman, nasa overbought na tayo. Pero parang gusto pang mag-rally nitong si GMA7. So hanap tayo ng konti dito sa bandang kaliwa. Baka meron pa tayong makita ulit. Na-break na niya kasi yung pinaka-psychological resistance natin na 10 pesos, so pwede ko nang ilagay dito sa bandang taas. So all-time high ang usapan kay GMA7 kasi patuloy po na umakyat yung kanyang price action naman. So pwede mo nang maging guide yung siguro malapit sa 11 pesos or itong trend lines na ginagawa naman natin sa kanya. Kasi okay naman, meron siyang pina-follow na channel, and then yung ating MACD is open. Plus, ang mahalaga sa kanya, meron po siyang volume naman. So kung news lang ang usapan guys, kay ABS-CBN ako nagre-reference kasi 'di ba wala siyang broadcasting network ngayon, so ABS-CBN loss hits 13.5 billion after Duterte shutdown campaign amid
pandemic recession naman. So ito naman yung pinaka main reason na walang masyadong kakompetensya itong si GMA7, kaya siya po yung umakyat yung ating price action naman. So tingnan natin yung kanyang performance. So ang buyer natin is nag-gain ng 2.12%, si Call saka si FMS. Si Call talagang medyo pumupondo sa kanya, at saka si PhilStocks at saka si Call naman natin yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So medyo bullish na ako sa kanya, guys, ha? Kasi meron na siya momentum. So most likely dito tayo sa all-time high ulit, magkakaroon po ng retest kay GMA7 naman. Okay po, so very good itong si GMA7 natin. Mukhang maganda sa medium term investing itong si GMA7. Next, si CLI. So maraming disclosure itong si CLI. So finally, nag-green din siya. So akala ko magre-retest dito sa 6.5 kasi hindi maganda yung price action niya for the last few days. And then makita mo din, kukunti lang talaga yung nasa bid saka ask side nitong si CLI. Kahit na marami siyang good news. So unang-una, yung good news natin sa kanya, Cebu Landmaster tops off 3.5 billion premier residential tower in Cebu IT Park. So meron siyang completion is 96% 96% sold with a 5.5 billion sales value naman itong si Cebu Landmaster. So may bagong project ulit itong si CLI, pero talagang wala, no, ayaw nila sa kanya. Plus yung ating ex date is or rather yung payment date, di ba nakalagay sa PSE edge po natin, is to be announced. So ngayon meron na siyang approval. The payment date will be on or before July 14, 2021. So tandaan nyo, yung tatandaan natin sa kanya, yung ating ex date is June 15. So gusto makakuha, maka-avail po ng 123% stock dividends nitong si CLI po natin is abangan nyo na lang sa June 15. Dapat makabili ka before June 15. And then June 15, pwede mo na siya ibenta, makakaroon ka pa rin po ng stock dividends naman dito kay CLI naman natin. So tingnan natin yung kanyang performance. Gain naman siya, 1.91%. Meron ba tayong net foreign? Meron na siya. Ayan, so meron na siyang net foreign buying na 2.4 million. So nag-upisa na ba yung foreigners natin? Si Call saka FMS yung bumibili, and then yung foreigner natin na bumili sa kanya is ito si AB Capsec natin, 85.51%, at saka si Mandarin tumutulong para pakyatin yung kanyang price action. Pero mahina pa rin talaga, no? So si Call saka si SPCLST yung ating main seller sa kanya. So medyo mahina itong si CLI natin. Hopefully yung candle natin is yan yung pinaka-bottom niya, kasi nagkaroon tayo ng double week. May dalawang week siya dito na nagkaroon ng confirmation. So bukas po natin malalaman kung bullish pa rin yung mga traders natin with regards po sa kanyang stock dividend. So Wednesday na bukas, so Tuesday next week yung ating pinaka dividend play naman sa kanya. Ayan. So anyway, uptrend pa rin naman, overall kung titignan mo siya. Pero yun nga, medyo mahina yung bid sa aside. Yun yung madalas nating mapansin dito kay CLI. Ayan. So pwede ka magkaroon ng guide sa kanya kasi may konting reversal yung ating RSI. Plus may volume naman tayo for the day. Pero yung MACD, makita mo is medyo mahina kasi nag-start na mag-crossover dito sa ating red line naman. Anyway, from the breakout level, ilang percent na ba itong CLI natin? 15%. So medyo maliit yan, di ba? Normally, umaakyat yung stocks depende sa ibibigay niya na dividendo. Kagaya nangyari kay GMA7, di ba? Maganda yung prospect. Umaakyat siya kaagad ng around 18%. So ganyan din naman yung binigay niyang dividends. Pero dito kay CLI, siguro hindi maganda yung prospect ng mga traders sa kanya or investors. Umakit lang siya ng around 15%. Samantalang yung ibibigay niya na stock dividends is aabot ng 123% naman. Okay, so yun na lang yung abangan natin sa kanya. Kung naghahanap ka sa technical side, resistance is 7.18. And then yung pinaka-guide natin sa kanya, hopefully, is yung ating MA20 naman. Okay po. So yun po nakita natin sa kanya. And then lastly, itong si MG, isa din sa mga winners po natin. So nagkaroon din siya ng magandang breakout. So ito yung breakout line natin. Ang tagal din, no? So nag-drop siya from February until June. So ang tagal niyan kung inantay mo ng galawan itong si MG natin. Pero meron na siyang start ng breakout. Hopefully magtuloy siya.
Tignan natin yung kanyang pinaka-performance, umabot siyang laki din, oh, 15.38%. Samantalang nag-aantay tayo sa mga blue chips, 3%, 2% lang yung galaw nila, di ba? So, si Call ang pinaka-major buyer natin, and then si Call din yung ating seller. Pero, ang taas pa rin ang ginalaw nitong si MG naman natin. So, meron siyang, walang masyadong foreigner pala. Negative 54,000 yung ating net foreign buying. So, ngayon, dahil naka-breakout na po si MG, and then nasa kanila yung sentiment ng market, ilalagay ko na resistance is, hanapin natin na, nasa resistance siya ngayon eh. Pero kung sakaling ma-break niya yan, magandang gawing resistance yung ating MA100 dito sa 0.33 and then pinaka-support natin dito sa around half body ng candle at 0.28 naman. So, ganda tuloy ng kanyang ano, gumanda yung kanyang RSI, gumanda yung MACD, plus merong sumisilip na isang malaking volume naman. Okay po, so yun po yung nakita natin sa kanya. Balik tayo sa PSE index. So, dalawa yung nangyari, no? Gumalaw yung blue chips plus nagkaroon na tayo ng sentiment sa mga penny stocks. So, nagsasabay sila. Last time ang nangyari, nagda-drop si PSE, gumagalaw si penny stocks kasi walang mapuntahan. Pero ito, nagsasabay siya. So, indication ba yan na very strong yung market? Kasi kahit blue chips, kahit penny stocks, nagre-recover po yung kanilang mga price action. So anyway, overall, ang tingin ko is very good pa rin yung market. Wala pa rin ako makikitang masyadong negative news. Hopefully, magtuloy po yung galawan ng ating mga blue chips at saka mga small caps na stocks naman sa kanya. Ayan. So medyo mahaba pa yung trading. So hopefully, yung mga stocks natin na hindi naman masyadong gumalaw pero nandyan naman sa mga kategory na yan, antay lang tayo ng konti or baka meron tayo makita mga magandang setup. Doon po yung puntahan natin. Kasi bullish yung market. So anything na merong magandang setup, may magandang news, itutulak po nila yung ating mga price action naman. Okay, so yun lang yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel sa ating cryptocurrency. So hinahinay muna sa Bitcoin kung medyo long term ka sa kanya kasi pabagsak pa yung ating Facebook account na Palabi Trader. So follow mo lang ako guys, Facebook page, yung ating Twitter account, and then yung ating Patreon is bukas pa rin naman guys. So until this week na lang po, this weekdays, bubuksan natin siya. So by Friday, i-close na po natin yung ating Patreon account. So opening ulit natin is July 2021. And then guys, tingnan mo yung mga promo ni To Trade Asia. So dumadami siya. So tingnan mo, baka pwede tayong sumali dun sa kanyang trading competition kasi meron po siyang mga prices na nilalagay naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.